bayan, magsiawit na bayan, pinagpala ka, dakilang biyayang pangako niya'y sumilay na. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha kong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, buong galak naming pinararangalan ang alaala ni Santa Escolastica, ang pagtingin namin sa kanya bilang huwaran sa katapatan ay magbunga nawa ng aming pagkakaroon ng maaasahang pag-ibig sa aming paglilingkod sa iyo at sa pamumuhay sa walang maliw mong kagalakan, sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, sumaisip ni Jeroboam na kung magpapatuloy ang dating kaugalian ng kanyang mga nasasakupan, malamang na manumbalik ang mga iyon sa angka ni David. Ito ang sabi niya sa sarili, kapag ang mga taong ito'y hindi tumigil sa pagpunta sa templo ng Panginoon sa Jerusalem upang mag-alay ng mga handog, mahuhulog uli ang kanilang loob sa dati nilang Panginoon. Si Roboam na hari ng Huda at ako'y kanilang papatayin. Kaya nga, matapos mapagkuro-kuro ang bagay na ito, gumawa siya ng dalawang toreteng ginto at sinabi sa bayan, huwag na kayong mag-abalang umahon sa Jerusalem. Narito, bayang Israel, ang inyong Diyos na humango sa inyo sa Ehipto. Inilagay niya ang isa sa Bethel at isa namay sa Dan. At ang bagay na ito'y naging sanhi ng pagkakasala ng Israel.
may mga pumunta sa Bethel upang sambahin iyong una. Mayroon namang nagtungo sa Dan upang sambahin ang ikalawa. Nagtayo pa siya ng mga sambahan sa burol at naglagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi, kundi mga karaniwang tao lamang. Ginawa niyang pista ang 15th araw ng 8th buwan ng taon, katulad ng kapistahang ipinagdiriwang sa Huda. Naghandog siya sa dambana sa Bethel sa mga toreteng ginto na kanyang ginawa roon at pinapaglingkod niya ang mga saserdoteng inilagay niya sa mga sambahan sa burol. Sa kabila ng ganitong mga pangyayari, hindi tumigil si Jeroboam sa kanyang masamang gawain. Patuloy pa rin siya sa paglalagay ng mga saserdoteng hindi mula sa lipi ni Levi. Sino mang may gusto ng ginagawa niyang saserdote ay naging sambahan sa burol. Dahil sa mga ginawang ito ni Jeroboam, kinamuhian ng Diyos ang kanyang sambahayan. Ito ang naging sanhi ng hindi niya pananatili sa pagkahari. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Nagkasala kami tulad ng ginawa ng aming magulang. Ang aming ginawa'y tunay na ditumpak, pawang kasamaan. Ang magulang namin nang nasa Ehipto ay hindi alumana ang kahangahangang mga ginawa mong kanilang nakita. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Sa may bundok ng Horeb, doon ay naghugis niyong gintong baka. Matapos mahugis, ang ginawa nila'y kanilang sinamba. Ang dakilang Diyos ay ipinagpalit sa Diyos na nilikha. Sa Diyos na baka na kinakain ay damong sariwa. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Kanilang nilimot ang Panginoong Diyos, ang tagapagligtas, na yaong ginawa doon sa Ehipto'y kagila-gilalas. Sa lupaing iyon ang ginawa niya'y tunay na himala. Sa dagat na tambo, yaong nasaksihan ay kahanga-hanga. Panginoong masintahin ang bayan mo'y gunitain. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Ang tao'y nabubuhay sa salita ng may kapal na pagkain. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong mga araw na iyon, muling nagkatipon ang mga tao. Naubos na nila ang kanilang pagkain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang mga alagad at sinabi sa kanila, "Nahahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 na ngayong kasama ko sila at wala na silang makain. Kung pauuwiin ko ng gutom, may hilo sila sa daan. Galing pa naman sa malayo ang ilan sa kanila."
Saan po tayo kukuha ng tinapay dito sa ilang para magkasya sa ganito karaming tao? Tugon ng mga alagad. Ilan ang tinapay ninyo riyan? Tanong ni Jesus. Pito po, sagot nila. Ang mga tao'y pinaupo ni Jesus sa lupa. Kinuha niya ang pitong tinapay at nagpasalamat sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ang mga iyon at ibinigay sa mga alagad upang ipamahagi sa mga tao. Gayon nga ang ginawa ng mga alagad. Mayroon din silang ilang maliliit na isda. Muli siyang nagpasalamat sa Diyos at iniutos niyang ibigay din iyon sa mga tao. Kumain ang lahat at nabusog. At nang tipunin nila ang mga pira-pirasong tinapay na lumabis, nakapuno sila ng 7 bakol na malalaki. At may 4,000 ang kumain. Pinayaon ni Jesus ang mga tao, saka siya sumakay sa bangka, kasama ng kanyang mga alagad at nagtungo sa lupain ng Dalmanuta. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Welcome po sa Parish and National Shrine of St. Padre Pio. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Naranasan niyo na bang maghirap? Magutom? Hindi alam kung saan kukuha ng pantustos sa mga pangangailangan? Hindi alam kung saan kukuha ng pondo para sa mga bayarin? Nahabag ba kayo sa sarili nyo? Tinanong mo ba ang sarili mo kung saan ka nagkulang? Baka sinasabi mo na ginawa mo naman ang lahat. Nagsipag ka, nagpakapagod, ginawa ang tingin na dapat gawin, pero hirap ka pa rin. Naghihikahos ka pa rin sa buhay. Baka nga ginawa mo yung tingin mong mga dapat mong gawin, pero baka nagkulang ka sa dasal. Baka nagkulang ka sa tiwala sa Diyos. Dahil gusto mong umasenso, nag-focus ka sa trabaho. Ngunit isinantabi mo ang iyong pananampalataya. Isinakripisyo mo o tinalikuran mo ang iyong prinsipyo. Nawalan ka ng panahon sa Panginoon. Nakalimutan mo ng magdasal, tinatapad ka ng magsimba dahil ang iniisip mo, magtrabaho para sa kinabukasan. Nakalimutan mo ang pinakamahalaga, ang pagkikipag-usap sa Diyos, ang paglapit sa Diyos. Sa araw na ito, pinapaalalahanan tayo ng ating Ebanghelyo na ang ating Panginoong Jesus ay mahabagin. Siya ay nahabag sa mga taong dumaranas ng hirap, lalo na sa mga lubos na sumasampalataya sa Kanya. Kaya nga sinabi niya sa kanyang mga alagad, nahabag ako sa mga taong ito, sapagkat 3 araw na ngayon kasama ko sila at wala na silang makain. Kaya gumawa siya ng himala. Pinakain niya ang 4,000 tao mula sa 7 tinapay at 1 pirasong maliliit na isda. At sa huli, may natira pang 7 malalaking bakol. Pinapakita sa atin mga minamahal kong mga kapatid na walang imposible sa Diyos. Kapag tayo'y sumampalataya sa Kanya, kapag tayo'y nanatili sa Kanya,
hindi tayo magkukulang. Hindi tayo magugutom. Hindi pa tayo humihingi. Pinagkakalooban na tayo ng Diyos. Di ba nga kung minsan nasusurprise tayo sapagkat may mga blessings na dumadating sa ating buhay, sasabihin natin, aba, di ko na-expect ito. Thank you, Lord. Sapagkat ganun ang Diyos, nakikita niya ang ating paghihirap. Nakikita niya ang ating pagsusumikap. Alam ng Diyos ang mga pangangailangan natin. May malasakit sa atin ang Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Huwag na huwag ninyo yung kakalimutan. Lalong-lalo na kapag dumaranas kayo ng hirap, kapag tingin niyo wala kayong matatakbuhan, lapit kayo sa Diyos. Magdasal tayo sa Diyos sapagkat tutulungan tayo ng Diyos. Hindi tayo pababayaan ng Diyos. Sabi nga ng santang ginugunita natin sa araw na ito ni Santa Escolastica, sabi niya, in times of despair, turn to God and trust in His divine providence. In times of despair, turn to God and trust in His divine providence. Dahil hindi magpapabaya ang Diyos. Kaya mga minamahal ko mga kapatid, sa pagpapatuloy natin ang banal na pagdiriwang na ito, gumawa tayo ng paraan upang tayo rin ay makatulong. Huwag tayong magwawalang kibo at magwawalang bahala kapag meron tayong nakikita ang kapatid nating nangangailangan ng tulong o naghihirap. Tularan natin ang ating Panginoong Jesus, maging mahabagin at laging gumawa ng kabutihan sa kapwa. Santa Escolastica, ipanalangin mo kami. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umasa, sumasamba't nagmamahal sa iyo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo, mga kapatid, upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos, Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa pagpapahayag namin sa iyong kadakilaan, ngayong ginugunita namin ang dalagang si Santa Escolastica. Ang kalugod-lugod niyang kagitingan sa pamumuhay ay magpagindapat nawang kalugdan mo ang aming mga alay sa pamamagitan ni Jesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong ikinagagalak naming may mga banal na tao na nagtalaga ng sarili sa anak mong si Jesu Kristo upang ipamalas nila ang paghahari mo at maakit ang kapwa na manalig sa iyo. Ngayon sa amin ibinibigay
ng iyong anak na minamahal ang kabanalang iyong taglay at hangad mong kamtin ng tanan. Ito ang pinanggalingang amin ngayong nililingon. Dito mo rin nais na kami makarating at humantong. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka pong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian. Langit, lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilan. Dinarakila ng lahat ang naparito mong anak na siyang nagmulat sa bulak, sa pilay ay nagpalakat at nakiramay sa lahat. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawa kanya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Ipagmunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Gilbert na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalinis ni Nisa ang esposo, kaysa ng mga apostol at ang lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. S-
Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya't sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin sabi ng kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ang aming sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga kasala para na nakakasala sa amin at tatawagin mo kami, ipahintulot sa tukso at iadya mo kami. Aming kami adya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon
ay laging sumainyo at sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. Peace. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa Kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Thy Lord is my shepherd, there is nothing I shall want. Fresh and green are the pastures where He gives me repose. Near as full waters, He leads me to He leads me to repose.
shepherd, there is nothing I shall want. Rich and green are the pastures where he gives me repose. Near as full waters, he leads me to Ang second collection po ay ginagamit sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Arsidiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Sama, sumilang ang liwanag ng mga nawawala, tinapay ng buhay, pagkain ng dukha. Yesu panis vite donum patris, Yesu pons vite pons vite. Potos nosse, tribus potos nosse, in itinere, adomus tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, sa pagsasalo namin ngayon sa banal na pakikinabang, matulungan nawa kami ng ulirang katapatan ni Santa Escolastica upang tanging ikaw ang aming mahalin habang inaako namin ang malasakit ni Jesu Kristo
kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio, tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan, gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa'yo namin inilalapit aming mga kagipitan, sa'yo po binibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat dapat, kami po ay pagbigyan, bindisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa. Sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman, di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Amang, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang Dambana, mangyaring pakaingatan ang inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, mga kapiyo, kami po ay humihingi ng inyong kaunting oras at pakikiisa para sa pagsusulat ng inyong mga pangalan at ilang detalye sa ating Pilgrim's Information Record Books na makikita sa paligid ng ating mga simbahan. Ito po ay bahagi ng documentation program para sa pagpapalawig ng mga datos at turismong pangsimbahan at bilang alaala din ng inyong pagbisita sa pambansang Dambana. Para po sa ating mga balikbayan, OFW at mga kasama niyong foreigners, doon po kayo magsusulat sa International Pilgrims Record Book. Gagabayan po kayo ng ating mga tagapaglingkod. Ikatlo, 14 Pebrero ay simula na ng panahon ng Kwaresma. Mangyari pong pakidala ng inyong mga lumang palaspas dito sa simbahan na ating susunugin upang gamitin sa Miyerkules ng Abo. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na 2 ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Amang makapangyarihan upang tayo ay maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahen, dasalan na nagpapaalala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat na dumulog at magdasal gamit ang mga ito, ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ang mga santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ng loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria,
napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumaseyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipaintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo, kaparan nung una, ngayon, at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ng ating banal na pagdiriwang, humayo kayong mapayapa. Salamat sa Diyos. Mayo at ipayag kanyang pagkalingat habag, isa buhay pag-ibig at katarungan, tanda ng kanyang kaharian.